Hello guys, narito tayo ngayon at narito kasama natin ngayon ang isa nating kababayan. Ang pangalan niya ay Joel Duran. Matagal siyang nag-stay sa Poland. So ngayon, malalaman natin lahat ang historia ng naging buhay niya sa Poland. Ano? Pero alamin muna natin kung saan siya nagmula sa atin sa Pilipinas. Ayan, Joel. Maaari mo bang sabihin sa ating mga viewers kung taga saan ka sa atin sa Pilipinas, ano? Kung saan ka papihan na, saan ka nagmula? Ako taga Cagayan de Oro. Laki Cagayan de Oro, pero galing ako ng Nueva Ecija, ipinanganak ko ng Nueva Ecija. Pero doon kami lumaki sa Cagayan de Oro. Yung mother and father mo, Bisaya rin? Oh, hindi. Yung father at mother ko, taga Pangasinan at saka Nueva Ecija, hindi Bisaya. Ah, talaga doon ka lumaki pala sa... Bali, doon ako lumaki ng Cagayan de Oro. So, pinanganak ka sa Pangasinan? Pinanganak ko ng Nueva Ecija. Ah, Nueva Ecija. Dahil yung time na yon, yung... Ganitong, kung ano yung istorya nun, yung mother at saka father doon, nung time ni Presidente Magsaysay, nabigyan sila ng lupa sa Mindanao. Oh. Kaya hindi pa sila magkakilala noon. Kaya nung time na yon, hanggang sa nagdalag at nagbinata na sila, hanggang sa nakakilala sila dahil kalapit lang yung mga lupain na ibinigay ni Presidente Magsaysay sa kanila, kaya doon sila nagkatagpo. Pareho silang nabigyan pala sa Mindanao sa kanilan? Oo, yung mga magulang nila, yung mga lulot lula ko, parehong nabigyan ng lupain sa Mindanao. Kaya ka napunta roon? Kaya kami napunta roon. Yung nanay at tatay ko, hindi pa sila makakilala noon. Hindi pa sila mga nasa kabataan pa nila yun. Siguro mga teenager. Hanggang sa nagkaibigan, ganun. Nung nagkaibigan na yung nanay at tatay ko dahil makakilala na sila noon. Kaya yun, nung nag-asawa na sila, yung dalawang kapatid na panganay namin saka yung pangalawa dahil pangatlo ako, doon ay pinanganak sa Lanao del Sur. So doon sa kung saan yung lupang ibinigay sa kanila. Ah, sa Lanao? Hindi sa Cagayan? Hindi, sa Lanao del Sur. Kaya nung pagkatapos noon, nung sa Lanao del Sur, dahil kung yun medyo may gulo-gulo yung tinatawag nilang Muslim area kasi yun, Muslim area, at saka yung tinatawag nila na Ilaga, yung mga parang rebuilding. Oh. Ayun, medyo gulo-gulo kaya nang palipad ng Cagayan. Oo, kaya yung mga magulang ko naisipan nilang bumaba muna ng ang city ng Cagayan de Oro. Kaya hanggang doon naisipan nilang doon na kami manirahan, pero yung lupa namin doon pali ibinenta na nila hanggang sa dito na kami sa Cagayan de Oro na kami manirahan. Kaya dito ako lumaki sa Cagayan de Oro, pero nung time na yon, nung lumipat na yung nanay ko, buntis, malapit na akong pinanganak, nagbakasyon naman sila sa Luzon, sa Nueva Ecija. Kaya doon na naisipan ng nanay ko na doon na lang ako ipinanganak. Kaya... Talagang buwan din pala, no? Parang adventure, ano? Oo, 1972, doon ako pinanganak sa Nueva Ecija. Siguro mga... 6 na buwan o siguro umabot o hindi na umabot ng isang taon, bumalik na rin sila sa Cagayan de Oro. Hanggang sa pagbalik nila doon, bata pa ako noon dahil mga 6 months pa lang siguro ako noon. Hindi na sila nakabalik ng Nueva Ecija. Kaya doon ako lumaki sa Cagayan de Oro. So doon ka na ngayon nakapag-aral? Doon ako nakapag-aral hanggang sa umpisa, mula elementary hanggang sa college. Nag-aaral ako ng elementary sa may Barangay Carmen. Ang pangalan ng parang is West City Central School, 1979. Pagka-graduate ko ng elementary, 1984-85, pagtungtong ko ng high school, malapit lang din sa amin yung tinatawag na para lang yun na Cagayan de Oro College. Walking distance lang, kung COC. Hanggang sa 1989 ako nag-graduate ng high school. Pagkatapos noon, hindi pa ako nakapag-college. Nag-kwan muna ako dahil mahirap lang din kami. Yung mga pang-magulang ko, mahirap din. Walang financial na support. Kaya
Nag-apply muna ako, naisip na pag-isipan ko magtrabaho ng mga department store yung Gaisano City, Gaisano Mall. Hindi, Gaisano Kugod, yung kwanto yun noon. Wala pa yung Gaisano Mall. Wala pa yun. Oh, wala pa. Wala pa. 1989. Oo. Kung ako, 17 years old ako noon. Nag-apply ako, medyo hindi ako tinanggap dahil December, time na yun is December. Oh. Mag-i-18 pa lang ako sa February 1919. Nung nag-apply ako, 17 years old ako, pero mabuti lang, tinanggap din ako dahil yung parang nag-garantor sa akin, kapitbahay namin, kakilala namin, kaya ipon din siya. O nasa pa din siya, nasa HR din siya, sa HR. HR ng, sa, ng college? Na, hindi, HR ng yung sa Gaisano. Ah, Gaisano. Yung sa department store. Kaya nun, pinag-exam ako hanggang sa natanggap ako. Bali lang tao ka nagtrabaho doon sa Gaisano? Kung lang, 6 months contract lang yun. Tapos na 6 months, kapag ilan taong pa lumipas, bago ka ng college? Tapos lumipat na naman ako ng ibang department store, yung tinatawag na Aurora Mega Center sa may Lapasan. Oo. Eh, natapos ko naman yung ganun, yung contract nun. Hanggang sa yun, di so naman, napag-isipan ko ng gusto ko nang muna mag-aaral. Kaya ayun, nakapag-enroll ako ng college sa Trigueño Oro College hanggang sa yung course yung kinuha ko, mechanical engineering, hindi, pero hindi ko rin natapos yun. Hindi mo rin natapos? Hindi ko natapos yun. So, sabihin, hindi ka nagkaroon ng diploma sa kinuha ko? Hindi. Pagkatapos nun, siguro mga 1992, doon ko naman nakilala yung naging partner ko doon. Yung partner ko. Pero si Joel, ang napagtrabuhan mo sa atin, hindi ka na-construction sa atin? Nung may anak na ako, nagka-construction, doon ako nag-umpisang mag-construction. Mali ilang tao ka na-construction sa atin? Nung may anak na kami isa, 1993, dahil palipat-lipat ako ng trabaho, for 6 months contract, inaisipan kong pumasok ng trabaho sa construction dahil yung tatay ko, isang foreman sa isang construction building, mga project. Kaya no, nag-apply ako sa aking tatay, sabi ko sa kanya na kung maaari, pwede ba akong mag-helper muna. Oh. Hanggang sa umpisa 1994 hanggang 1995 siguro, naging helper ako. Pagtungtong ng 1996, doon ako pinahawak ng lagari at saka martilyo para mag-umpisang mag-carpintero. Oh, carpintero. Hanggang doon ako nasanay, hanggang sa 2004. Hanggang 1996 hanggang 2004 yun ang isigil ko isang carpintero. Pero hindi man yun, hindi continuous yung trabaho na ganun dahil may project na wala, may ganun. Kaya ang ginagawa ko noon, nagpapadayag ako yung tricycle, kung sinasabi yung tricycle sa amin. Oo. Sabihin, Joel, nung panahon na ikaw ay nagtatrabaho ng construction, yung ba yung panahon na ikaw ay nag-apply naman na napapunta ibang bansa? Oo, oh, yun. Oo. Oh. So, ibig sabihin, saan ka naman bansa ng galing bago ka napunta na pula? Noong 2004, may nagpost sa barangay hall namin na trainee papuntang Japan. Oo. Oh, kaya, ayun, yung tiyohin ko, sinabi niya, punta ka doon sa barangay hall dahil may nakapaskil doon na mga karpintero na mag-train papuntang Japan. Kaya, ayun, isang araw nag-absent ako sa trabaho namin sa construction, tapos pinuntahan ko yung sa barangay hall, ayun, nag-apply ako, ayun, natanggap naman ako sa interview. Yung training, saan ginawa yung training niya? Yung training sa Maynila na. Ah, nung natanggap ka sa Federal Maynila? Pero hindi pa yun, nung natanggap ako sa interview, in-schedule lang kami ng Japanese dahil pumunta talaga yung Japanese sa Trigueño de Oro para mag-trip test. Ah, trimitis kami kung paano maghawak ng lagari kung ikaw ba talaga isang marunong karpintero. Kaya noon, nung nakapasa naman kami ng trimitis, in-schedule na naman kami papuntang Cebu. Dahil doon yung pagpipilian kung sino... Dahil yung final pa? May final pa. Oh. Dala na namin yung may kailangan dalhin namin yung asawa namin at saka yung isang anak na pwede na rin makasagot sa tanong ng mga Japanese. Ba, ibig sabihin niya yung screening niya ngayon, asawa ng anak? Interview yung sa asawa at saka yung sa anak. Sa anak. Kaya, ayun,
ayun, pagkatapos ng mga konsejo, mga interview, na-interview na kami yung hapon niya. Ako, yung asawa ko, at saka yung panganay na ako, dahil 12, ano yun, nasa 12 years old na rin siguro yun. At, oh. O, ganun. I, nung, pana, nung mag, magtatawagan na sa mga pwedeng, yung mga natanggap, dahil okay, marami rin kami, siguro mga 60 plus kami mahigit. Oh. Ang kinuha lang is 37. Di may natira pa. Oh. Yung pinala naman na nakarating ang Japan. Tawag yung pangalan ko, i-schedule na naman kaming papuntang Maynila para mag-training ng 3 months Japanese language at saka yung construction procedure ng Japan. Ng Japan. Oh. Bali, nung dumating na kami sa Maynila, doon kami nakatira, doon kami pinatira sa may FTI complex, sa may Taguig. Eh, sino bumasok sa marong pagkakatira nyo doon? Sila lahat, Japanese lahat. Japanese lahat? Oo, wala kaming, okay, wala kaming, ano yun, dahil wala kaming gastos. May alawas pa kami, every Saturday, pagkatapos ng training. Yung pag-aaral ng Japanese language, libre din yun? Libre lahat. Libre lahat. Tapos, libre lahat sa pagkain, aga. Yung 3 meals na sa araw, libre lahat yun. Tapos sa Sabado, may allowance pa kayo. May ibibigay ng allowance na tag 50 pesos every day. Okay, kisong ka na, diba? Siguro, kapanda na yung mga 300 din yun, 300 pesos noon. Pwede na namin yung pagtawag sa aming pamilya sa Mindanao. Oo. Yun. Nung nag-training kami ng 3 months sa FTI complex Taguig, in-schedule na kami ng March 21 kung na kami pa-Japan na. May visa na? Oo, may visa na, kompleto na yun. Pero bago yun, siguro mga one week before kami pinapuntang Japan, pinauwi muna kami sa amin sa kanya-kanya naming bahay sa Tagandio dahil check upin pa ng Japanese kung ano talaga yung kalagayan, kung may kabuhayan ka ba? Kabuhayan ka ba? Wala. Kaya malupit pala sa pinito. Kaya yun, in-schedule lang na kami. Isa-isa kaming pinuntahan sa bahay namin. Pinuntahan yung kung saan kami nakatira. Oo, saan nakatira. Tingnan yung mukhang mo talagang ko. Ayun. Nung nakalakad ka naman ng Japan, bahay nakailang tao ka sa Japan? 3 years kami, 3 years. 3 years. Tapos ang tawag dito, ano ang trabaho mo sa Japan? Kami, bali, nasa housing kami. Carpentry, construction, pero puro mga kahoy at saka bahay lang ang ginagawa namin. Oo. Mga bahay, mga hanggang 3-story na kanam na bahay ang ginagawa namin. Hindi na, wala na yung mga mataas. Wala na, puro bahay lang. At saka yung ginagawa namin sa isang bahay, bali, 7 days, sa isang project, 7 days namin, tinatapos na namin yung mayari yung bahay, pero hindi pa yun siya talagang finish dahil finish pa yun ng Japanese contractor, yung tinatawag nilang Uyakata. Ibang parman. Pag mata, dahil kami, structural lang kami, hanggang sa flooring, hanggang sa yung mga framing. Pero maganda yung mga gamit doon dahil kung ano yun, puro mga precast, kung ano lang, i-hollow mo lang, yung mga walling, ganun. O tapos no, Onjo, kayo di nag-Japan ka, galing ka pala ng Japan, di umuwi ka ng Pilipinas, nakailang taon pa ka pang nag-stay sa Pilipinas, bago ka pa nag-apply papunta po lang, ano? Nung umuwi ako ng galing Japan, March 21, 2008, dahil nga sa hirap ng buhay, sa Pilipinas, gusto ko rin yung tao nang bumalik ng abroad, ano? Abroad, maghahanap ulit ng trabaho. Siguro mga April, 10 buwan bago ako dumating, mga April, may nabasa akong sa newspaper, isang classified ads na may nag-hire na papuntang Poland, mga carpenter. Kaya siguro sa mga June, pinuntahan ko yun sa June. Inapplyan ko yun sa June. Galing ka ng Cagayan mo sa Manila. Punta ko ng Manila. At pagkatapos nung hinanap ko yung agency na yun, ang pangalan ng agency na yun is Dalsin. Dalsin International. International. Dalsin International. Nasa Ermita, Manila, sa may Ruas Boulevard. Oo, Ruas Boulevard. Yun.
Pinatas. O yung guys, ha? Mm-hmm. Ang pangalan ng agency ay Darsen International na nasa may Ross Boulevard. Pagkatapos nun, pumasok ako sa opisina, nag-apply ako, tapos sinabi na, sige, hintay mo dahil tatawagan ka namin sa interview mamaya. Oh. Hanggang doon, di naghintay ako sa may panila, doon sa may labas. Pagkatapos, may lumabas na secretary, yung tinawag ako, tapos sinabi, sige, punta ka na ba? Yung screening ng pag-apply mo doon sa Darsen Agency, hindi naman siya naging mahirap? Hindi, dahil lang tanong nila kung may experience ba ako sa abroad, sabi ko, oo, may 3 years, tapos hinanapan nila ako ng mga certification, ayun, hanggang sa natanggap. Pero, kasi nga, Joel, ano, sa panahon ngayon, naririnig natin na yung ibang Pilipino, napupunta ng Poland, yung iba, mga nakakaraan taon, napunta ng Malaysia para mag-apply ng visa, mm-hmm. So sa ngayon, nasa Manila na, mm-hmm. Ano? Pero ibig sabihin, ikaw ba isang nakarating ka ba ng Malaysia para mag-apply ng visa? Hindi, yung agency, hindi na kami na nag-apply ng papuntang Poland dahil 11 kami noon. Lahat ng papel namin, ang nag-process nun yung agency papuntang Malaysia, sila na ang nag-process nun. Tapos wala nang screening? Wala nang screening. Oo, wala nang appearance? Wala nang appearance. Oo. So, baling lahat ng gumawa nun, ang masikaso yung sa agency na. Dumating na lang yung visa? Dumating na lang yung visa. So ibig sabihin, ano ba yung bago ka ba pumunta ng Poland? Ano ba yung in-expect mo na kikitain mo sa Poland? Ano? Kasi nga sabi nga heart of Europe ang Poland, ano? Kala ko nga yun nga yung ang expectation ko rin yun na medyo makapag-ipon-ipon sa dahil malaki-laki ang kikitain dahil nasa Europe. Yung nasa kontrata na Polish money, hindi pa namin alam kung magkano ang palitan. Magkano ang palitan. Kaya, ayun. Mababa pa rin. Mababa ang palitan, ang sahuran. So, ibig sabihin, nung Joel, ikaw ay pinalad na makarating ng Poland, ano, di dumating ka ng Poland, anong matatandaan ba kung anong buwan, anong taon, at sa kumpanya ka dumating, ano? Anong pangalan ng kumpanya sa Poland? Nung tinawagan na kami ng agency na kuan na kayo, pupunta na kayo ng Poland, siguro mga kuan yun, mga katapusan ng September dahil dumating kami ng Poland is October 1 kami dumating ng Poland. Nung dumating ka sa Poland, anong lugar yung dinatingan mo? Sa city ba o sa... City, sa... O sa anong lugar ba? Anong lugar yung... Ang pagdating namin sa Warsaw International Airport, tapos dinala kami sa yung kung saan talaga kami madidestino, dinala kami doon sa may city, pero hindi masyadong kalakihan na city. Ang pangalan ng city is Radomsko City. Ang population lang is nasa mga siguro nung time na yun is nasa mga 30,000 lang yung ang population nun. Hindi masyadong kalakihan na city. Ang pangalan naman ng kumpanya na ng Polish company na natatrabaho namin ay SKB Dubos. SKB Dubos. Ang meaning niya ng SKB Dubos, yan ay pag-aari ng magpapamilya. Anak, tatay, nanay at saka anak. Yan ang tawag ng SKB. Ginumpay nila yung mga first letter name nila para magiging kumpanya nila. So, yung sabihin nyo, ano naman yung mga naging trabaho mo, ha? Nung bagong dati ka pala sa Poland, ano? Bali, gano'ng katagal ka ba nakapagtrabaho sa kumpanya nyo? Ano yung mga naging trabaho mo? Bali, isang taon din, naka-isang taon din ako sa kumpanya na yun. Pero nung una kaming pinasaba, kakala namin na karpintero talaga yung trabaho. Pero hindi, bali, kami lahat, kung ano yung trabaho ng police general kailangan gawin mo rin yun, ha? Kahit mag-umpisa ka sa helper, yung magpala-pala, hanggang sa ako hindi nga makakapag-asinta doon ng mga blocks. Ang trabaho namin doon puro hukay. Hindi rin ako nakakaw ng kahoy, puro hukay, magbubuhos kami ng foundation hanggang
alas 10 ng gabi, nung time na yun, inaabutan pa namin yung minus negative 18 na... Alas 10 ng gabi, nagtrabaho pa? Oo, yung last namin, yung alas 10 ng gabi. Hanggang alas 10 ng gabi, yung overtime namin, ang temperature noon, negative 18, nasa yun, mga siguro, December na time na yun, negative 18. Puro foundation, nagbubukas kami ng mga foundation. Talaga napakalabig pala, no? Pero sabihin nyo, hindi nagtrabaho ka to, ano? Paano ba nangyari yung ikaw naging illegal? Samantalang natatrabaho ka naman, meron kang visa, meron kang working permit. Nung sabihin, nung natapos na yung trabaho mo sa kumpanya, paano nangyari na ikaw naging illegal? Hindi mo ba naisipang umuwi? Ano ba yung naging intention mo o nagustuhan mo na huwag kang muna umuwi, na nag-stay ka roon? Dahil sa kahirapan niya sa Pilipinas, gusto ko pang manatili na kahit na hindi ako marerenew ng kumpanya, talagang hahanapan ko ng paraan na makakapag-stay pa rin ako ng kumpanya. Kaya ang ginawa ko sa time na yon, nung patapos na yung visa namin, sa aming mga batch, may lima. Saan nagpuntahan yung lima? Yung lima yata yung maiiwan. Pero ang naiwan lang talaga is tatlo. Dahil yung iba naming bus, umuwi. Yung tatlo naming magkasama, yun ang naiwan sa kumpanya. Sila yung nabigyan ng panibagong visa at saka karta ko dito. Ako noon, wala na akong choice kaya Nag-stay ako ron. Hanggang sa may nakilala akong police, yun din ang naging gabay, yun din ang naging mulong-tulong sa akin. Hanggang sa nakapagtrabaho ng pakunti-kunti, may nakilala sa mga kaibigan. Pero nung panahon na ikaw ay illegal stay doon sa Poland, yung bang mga trabaho mo dyan, binabayaran ka ba talaga nila ng nakaabot talaga sa kanilang average ng minimum din talaga yung budget. Yung binibigyan nila sa akin kahit na illegal o kahit na hindi ako registered sa labor employment nila, tama naman yung pinapasahod nila sa akin. Parehas din. Kaya lang wala akong benefits. Kung halimbawa may aksidente, talagang wala akong kailangan ako talaga ang lahat na ikaw mag-soldier, ano? Makahirap din talaga naging illegal, ano? Bali 7 years din ako naging pakuha lang doon, no? Pero yung sabihin, nung ikaw ba naging illegal doon sa Poland, sa loob ng 7 years na yun, yun ba'y sa Poland ka lang nagtrabaho o nakalabas ka rin ng ibang Europe? Nakalabas rin ako ng ibang Europe. Nakalabas rin ako ng ibang European Union. O saan state ka lang nakalabas? Noong year 2013, yung kapatid ng partner ko na babae, Polish, yung kapatid niya nagtatrabaho sa Netherlands, niyaya nila ako na doon dahil hindi na kailangan yung papel. Dahil hindi na kailangan papel at saka wala nang problema sa inspection sa border dahil open. Ayun, nakapagtrabaho din ako ng siguro 5 months sa Netherlands. Ang sumildo sa inyo, bigay euro na. Medyo nakaluwag-luwag na. Kaya lang, 5 months lang. Pero ang pa namin doon, 7 euro. So, ibig sabihin, nung pagkatapos mo ng Netherlands, bumalik ka ulit ng Poland. Bumalik ako dahil nagka-inspection doon. Nung nagka-inspeksyonan doon, nadali na naman ako nahuli na naman ako sa yung sa inspection sa Netherlands. Ayun, bali ko na ako, dinala ako sa police station, na-detain ako noon ng mula alas 11 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pinakawalan din nila ako at saka sinabi nila na kwan yun, time na yun, Viernes yun, Viernes. Sabi nila, kailangan mag-exit ka na hanggang Martes sa susunod na linggo. Kailangan wala ka na dito sa Netherlands. Dahil kung gawin nandoon ba? Talagang i-deport. Deport sa Pilipinas? Sa Pilipinas, hindi sa Poland. Hindi sa Poland. Kaya yung kailangan mag-exit ka o babalik ka ng Poland. Para
Dahil pinak niyo, pinak sinabi mo may kapartner ka. Oo, oh, dahil sinabi ko may kapartner ako, sinabi ko may kapartner ka noon. At pagkatapos noon, kung naman ako, binigyan nila ko ng police report lahat na kung sakaling may inspection sa border, ayun, ipapakita ko lang doon na babalik ako sa Poland. Mm. At saka, ban ako ng 6 months sa Netherlands nung panahon na yun. Nung panahon yun, umpisa nung mahuli ako, hindi na ako makakabalik ng Netherlands ng mga 6 months. Oh, so, ibig sabihin, di bumalik ka ng Poland kasi nanahuli ka sa inspection. Nung tapos ng panahon, hindi ka na ulit bumalik ng ibang state. Hindi na. Yun lang isang yun ang naging trabaho. Yun lang ang trabaho ko. Sa isang, sa Poland ka na lang ulit ang trabaho. Naging illegal ako. Yun lang ang isang trabaho na nakatrabaho ko sa isang... Bali, anong taon yung huli na bumalik ka ng Poland galing Netherlands? 2013. 2013? Mm-hmm. So, pagbalik mo ng 2013, yung mga ilang taon pa yun sa nagtrabaho ka sa Poland na lang? Sa Poland. Oh, pa sa Ilisaydan na lang, ano? Hanggang 2013, hanggang 2016. Oh, pa sa Ilisaydan na lang? Pa sa Ilisaydan. Hindi siya continuous yung trabaho? Mayroong continuous, nakapagtrabaho din ako ng mga 2 taon. Walang tigil yun. Ba, okay din, ano? Pero yung mula nung 2015 hanggang 2014 hanggang 2016 ayun kuno ano yun tuloy-tuloy yun yung 2013 nung bago ko nung pinauwi ako galing sa Netherlands so 2013 nakapagtrabaho pa ako ng mga isang taon ng mga 2014 sa isang Poland sa isang Pilip isang Pilipina yung poultry. Ah, nagpag-isang taon yun? Oo, isang taon. Nagpag-trabaho yun. Yun, hanggang sa... Hindi rin nagkaintindihan dahil nga sa... Ako, isang illegal. Wala akong papel. Wala akong legal stay. Oo, kaya... Hindi kami nagkaintindihan nung kwan dahil nga may inspection din doon. Kuminsan, hindi ako pinapapasok dahil may mga inspection. Kaya, ayun, napag-isipan ko lang na bumalik sa Radomus ko dahil mala... Yung sa... Nagtatrabahoan ko sa poultry, malayo yun sa Radomus ko. Siguro nasa mga pansiguro, 400 kilometers. 400 kilometers? Oo, kaya... Sabi, stay in the road? Oo, stay na ako. Hindi ako umuwi ng Radomus ko hanggang hindi ko natapos yung... Hindi ako nag-resign sa trabaho na yun. Oo. Pagkatapos naman noon, bumalik ako ng Radomus ko. 2014 hanggang sa 2016 napagtrabaho sa isang machine shop. Ah, nasa loob naman yung trabaho? Oo, nasa loob. Oh, yun, maganda, nasa loob ng trabaho. Yeah. Ano? Dari-diretso yun, walang puto yun? Dari-diretso yun, walang puto. Tapos yung bahay sa iyo, parehas din sa kanila? Parehas din sa kanila. Wala ka lang binipisyo? Wala lang binipisyo. Hanggang 2016? 2016. O, pagkatapos yung 2016? 2016, nahuli na naman sa isang ng security border. Saan ka na huli sa lugar? Hindi, may inspection din doon. Sa machine shop? Machine shop, tapos yung mga police na nag ayun yung inspection, itinun over nila ko sa police. Tapos yung police naman, itinun over nila ko sa security border. Sa booth. Security border. Hanggang sa doon, na detain na naman ako doon. Ilang oras lang. Hindi isang araw, wala. Hindi. Wala oras lang. Bali, in-interview ako ng security border. Dahil yung time na yun, may anak na kami. May anak na ba ng panahon na yun? Yung isa. Pinakita mo yung litrato? Oo, pinakita ko yun. Hanggang sa yun, yung sa security border, 2016. Ayun, in-interview hanggang sa kung paano ako nagiging illegal. Oo, ganyan. Paano ako na pinaburo pa ba sa iyo yung mga pintrabuhon mo? Oo, since dahil paano naman nangyari ka sa mga pintrabuhon mo? Na-penalty ba sila? May penalty sila lahat. Penalty? Oo. Nahuli? Pinatawa sila ng penalty pero hindi naman yung kalakihan dahil pwede na yung 3,000 zloty na penalty na naging 300 zloty na lang dahil may anak nga sa Poland humanitarian reason yung pag-stay mo doon. Ako naman, ang nabayad ko naman ganun din 300 penalty ka rin? Penalty din ako, nabayad din ako sa korte dahil binigyan ako ng papel na yung korte na yun, nasa korte na sundo, yun.
dinayaran ko yun dahil ngayon sa pinalto yung sa pagtatrabaho ko ng mga illegal na hindi na hanggang anong taon yun mula nung naging illegal ako yun lang yung ipinataw nila sa akin na pinalto. Oh, sabi anong kaulihan taon na yun nung 2016 yung panahon na yun wala akong papel noon. Hindi 2017 wala pang papel dahil yung anak ko, yung si Balong, ipinanganak yung 2017, February nun. Saka ka nagkapapil? Oo, hindi pa. Yung papel ko dumating, wala na, 2017, pero November. Ah, November 2017? Oo, 2017, yung papel ko, patagal din yung... Ilang buwan din, ano, bago ka nabigyan ng papel? February hanggang... Dahil doon sa anak mo? Dahil sa anak. Oo. Hanggang doon, nung nabigyan ako, nakapagtrabaho ako diretso ng warehouse, isang forklift operator. Sa lugar naman yun? Sa Ardoms ko pa rin. Sa Ardoms ko pa rin, forklift operator. Mm-hmm. Pagkatapos doon, siyempre, di nagtatrabaho ka pa rin, forklift operator, 2017, magkano kakatagal doon? Nag-umpisa ko ng 2017 hanggang 2000... Yung November na yun? No, 2019. Hanggang 2019? Kulang-kulang dalawang... Kulang-kulang dalawang taon? Dalawang taon. O, tapos, ibig sabihin, paano ka naman nakarating ng Belgium doon? Yan ang pinag-uusapan ko. Oh, nagtrabaho ka na doon bilang forklift operator. Oh. Tapos napupunta ka naman ng Belgium. Belgium. Oh, paano naman ang ginawang paano pagka-apply ang nangyari no? Sa pag kasi sa Facebook, ang daming matatanungan lalo. Wala connection. Oh, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na may mga grupo. Ah, kagaya ng Pinoy Intolerant. Pinoy Intolerant, may mga group na ganoon kaya doon nang nagkatanungan kung ano, kaya may tinanong ako doon na sa isang question na kung sabi ko na dahil ako may papel kung pwede bang makapagtrabaho sa ibang bansa kahit TRC lang yung hawak. Yung TRC guys, yung tinatawag na TRC yun ay temporary residence card ano sa Poland, kung tawagin yun ay karta po dito. Oo, yun. So, sabihin, nung nag-comment ka doon, nagtanong ka, tapos paano naging ano? Kasi ko yung comment din eh. Hindi, huwag mo sabihin ako. So, sabihin, nung nag-comment ka doon, di nagtanong ka, meron namang kayo sumagot na Pilipino. Oo. Oo, kaya paano? May kukwento ba sa akin kung paano? May isang kundi natin, mabait na kababayan na Pilipino, na membro din sa Pinoy in Poland, na siya ang nagturo sa akin kung na siya ang nagsabi sa akin nag-reply sa comment na pwede makapagtrabaho yung may TRC dito sa Poland. Oh, TRC at saka ni-recommend niya ako hanggang sa nagka-chat hanggang sa nag-PM sa Messenger hanggang sa may ibinigay siya sa akin number na tatawagan ko sa may-ari ng kumpanya na nakabase sa Belgium. Pero Polish company siya, pero ang trabaho is nasa Belgium. Kaya yun, tinawagan ko yung number na binigay sa akin ng kababayan nating Pilipino na mabait. Ayun, sa awa ng Diyos, upa naman. Tinanggap nila yung application ko Gaano naman, Joel, lang itinagal ng procedure na nung tinawagan mo yung boss, tapos ay nag-apply ka nga na police company na para magtrabaho sa Belgium, gaano katagal yung pag-ayos ng papel nila? Nung, dahil ako may TRC na kasi ako, ang kailangan na lang doon is yung working permit ko papuntang Belgium. In-apply ka pa ba nila ng working permit? Oo, oh, in-apply pa ako ng working permit. Ay, pagka pa noon, nung pumunta na ako ng Poznan, dahil malayo din sa Radoms ko, yung opisina, kaya lumuwas ako ng Radoms, papuntang Poznan, siguro mga 4 to 4 na oras ng biyahe sa train. Oh, you know, nang dumating ako doon, kinuha lahat yung mga pangko, yung mga okay. Supporting documents na kailangan nila, yung karta po dito, copy ng karta po dito, passport. Pagkatapos noon, ayun, in-schedule nila ako ng medical. Yung tanga yun, diretso na akong pinag-medical sa kanan medical sa Poznan. Sa Poznan. Sino ano ba ito? Sila na? Sila na lahat. Ah, sila okay. Na, kuha na nila lahat. Hanggang sa pagkatapos nun, binigay sa kanila, sabi nila, tatawagan ka lang namin ulit
tatawagan ka lang namin ulit. Sabi, ready na. O, pa-ready na. Di bumalik ulit ako sa dorms ko. Nung time, tinawagan nila ako ng mga dalawang araw lang. Tinawagan ako. Tinawagan nila. Sabi nila, pumunta ka dito ng post na pagtatrabaho ka muna ng dalawang linggo. Ilang araw. Para pagkatapos na yung dalawang linggo, pupunta na ng Belgium. Na ng Belgium. Oh. O yung sa kangay na pupunta ng Belgium, Corporan Company. Corporan Company. Oh. So, ibig sabihin, gano'n naman ang naging tagal mo sa kwan, yung pinatrabahoan mo, police company, na nakabase dito sa Belgium, nakailang buwan ka doon, nakailang year ka? Nag-umpisa ako ng, itong kumpanya nito na nakabase sa Belgium, June 2019 hanggang May hanggang 2000 ito nga itong taon na ito itong buwan na ito sa para sa police company oh, pagkatapos doon paano ka naman napalipat dito sa Belgian company ha na talagang tawag dito na talagang ang residence guard mo ay hindi humanitarian reason kundi talagang isa kang tawag dito isang Filipino worker na kung tawagin nila ay sa mga Belgian kasi tinatawag nila na yung mga foreigner na nagtatrabaho dito ang tawag nila ay mga arbeider, ano? Buitenlander. So, ibig sabihin, guys, ang status ni Joel ngayon ay hindi na katulad nung dating yung resident card na dating for humanitarian reason dahil may anak siya. So, ngayon, nandito na sa Belgium, magtatrabaho na siya bilang isang Filipino na dahil mismo sa sarili niya, hindi na nakadepende ngayon sa anak niya, ano? Yung ngayon ng card ni Joel. So, ibig sabihin, Joel, paano ka ba nag-apply na nasa police company ka na natin sa Belgium na lumipat ka ngayon dito sa Belgian company? So, gaano naman katagal na naman yung procedure na paano ka ba lumilipat? Lumipat ka ba na magre-resign ka ba muna? Lipat ka na agad? Or habang nagtatrabaho ka ba, eh, nag-a-apply ka na ulit sa iba o paano? Habang nagtatrabaho pa, yun, nag-a-apply, naghahanap ng... Habang nagtatrabaho ko sa police company, na natin sa Belgium, may nag-a-apply ka na ulit. Nag-a-apply ulit ng papaano ulit mag-apply ng direct Belgian company. Direct Belgian company. Pero yung sabihin, gaano katagal naman inabot ng kunya yung tawag dito, waiting time ng application mo? Dahil nga, yun, hindi naman yung kadalian dahil, pandemic yun, pandemic. Medyo, siguro, umpisa nung... Mga nung buwan yun? Mga nung months para nag-apply nung... July yata yun. July last year, no? 2019, last year. Yung... So, sige? Hindi, kuna, itong 2020. Ah, 2020? 2020. May 2020, pinasok mo yung application mo? Application ko. Pero sabihin, yung mag-apply mo yun eh, May 2020, ngayon eh 2021 na. Ibig sabihin eh, nga, sabi mo nga, hindi naman siya RAS, hindi naman siya RG. So, hinayaan mo lang siya, waiting lang, ano, waiting. Waiting ako na, naghintay talaga ako sa... Kung ano yung magiging resulta, kung matatanggap ba, hindi. Kaya... yun, pinalad, ngayon, nakapasok na rin sa nitong Belgian company. So, isabihin yung bang unang application mo ba, Joel? Yung bang unang application mo sa Belgian company, accepted ba agad ng... Hindi. Ng immigration, hindi. Kahit ang kumpanya, eh, kung ano, parang... Marami pang kailangan pandom, hindi ka agad in-accept ng immigration ng Brussels, ng Belgium yung application ko dahil may mga kailangan pang ibang mga dokumento na ipapasa. Halimbawa, yung sa police clearance, yung sa mga medical. Medical sa Belgium, at saka isa pa yung system ng tawag ito, yung system ng address. Dahil nga akala ko pasok na hanggang sa may isa na namang requirements na procedure na sinabi nung may-ari ng kumpanya pinag-apply mo na talagang ginagawa nila ng paraan yung papel pero kailangan talagang kumuha na naman ulit ng panibagong papel na lumabas ka na naman ng Belgium. Lumabas ang Belgium. Nagaling ako sa Poland, ako sa Poland. Sa pagkakaalam ko, na sinabi ng may-ari ng Belgian company na kailangan mong patunayan sa Belgian immigration na ikaw ay wala sa loob ng Belgium. Oo. Para maherit ka, no?
Dahil yung application mo ay nandito ka sa Belgium eh, no? Trabaho ka sa police company. Mm-hmm. O, yun nga, binigyan ka nila ng time mm-hmm. para patunayan ka na ikaw nasa Poland. Ano yung kinuha mo nung panahon na yun? Pan yun, yung kung sa police na words yun, yung sa Mildovana, yun yung tinatawag na papel na yung residence ko, residence certificate ko kung saan ako nakatira. Yung residence certificate yun ay galing sa City Hall ng Poland na sa Radomsko. Radomsko na kukunin ko para prueba na doon talaga na ako nakatira sa Poland. At saka yung papel na yun, hindi mo pwedeng kukunin yun by through online. Kailangan personal appearance mo talaga. Kaya nga yun ang basihan ng time na yun na immigration na talagang galing ako ng Poland dahil hindi yun makukuha sa online lang. Sa mga request lang ang mga asawa, hindi pwede. So ang sabihin, di naibigay mo na yung papel na yun na katunayan ikaw ay nasa Poland. Kasi nga ang gusto nila, nasa labas ka ng Poland para i-hire ka nila. O pagkabigay mo naman, o gano'ng katagal pa inabot ng procedure? Ano yun? Sa processing, mga ilang buwan? Medyo madalian na lang dahil siguro nasa, hindi na nga umabot yata ng isang buwan yun. Hindi na yata umabot ng isang buwan dahil dumating na yung working permit yata, working permit. At saka medyo may, kung ano naman, konting problema pero hindi na yun. Hindi na katulad ng dati dahil yung medical ulit. Pero yung medical ulit, kung ano yun, hindi na kailangan yun. Hindi na pala kailangan. Hindi na kailangan yung medical. Hindi na kailangan. Nauna sabi mo yung medical, hindi na pala. Hindi na. So ibig sabihin, ngayon Joel, kailan ka magsisimula ng trabaho sa Belgian company o paglipatan? Ngayon, anong araw? Nasa pantayo ngayon, Sabado, sa Lunes, mag-umpisa na akong trabaho. Itong Lunes na dati? Itong Lunes, mag-umpisa na ako. At saka sa Martes, pupunta ako ng City Hall ng Belgium para i-declare ko yung residence ko at saka para sa yung residence card. Oo. Ayun guys, pagkatapos niyon tuloy-tuloy ng trabaho dito sa kumpanya ng Belgian company. Ayun guys. So narinig niyo naman na sinabi ni Joel na magsisimula sa Lunes, pupunta siya sa City Hall, i-declare niya yung address niya at saka yung para sa kanyang residence card, ano, na procedure. Siguro tatagal lang yun ng mga 1 week para ma-release yung residence card. Pero si Joel ay 100% magtatrabaho din sa Belgian company. Kasi nga, ready na yung papel mo, working permit. Oo, ready na lahat. Ano? Yung employer naman, wala namang problema doon. So guys, abangan niyo ang susunod na kabanata ng pag-stay ni Joel dito sa Belgium. Kung ano naman yung klase ng pagkatrabaho niya dito, ano naman yung pinagkaiba ng kanyang pamumuhay o sa trabaho, o yung mga bagay-bagay na dito sa Belgium. No? So guys, yan ang bantay ninyo. Meron tayong susunod na part. Hanggang sa muli. Ayan. Maraming salamat.